and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which saith he, Ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom of Israel? And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons, which the Father hath put in his own power. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ano po yan? Let's pray. Panginoon, salamat sa inyong mga salita, Panginoon. We pray na kayo po'y kapatawad muli sa aming mga pagkukulang sa inyo, Lord. Kasalanan. We pray na kayo papatuloy sa inyong paglilingkod. O please, pray, Lord, sa aming buhay. We pray for yung mga special requests, Lord. Naayan, Lord. Nagatan niyo po, Lord, siya doon. Yung mga frontliners namin, Panginoon. Kabulisan din po, Lord, but especially at mga leader po, Panginoon, we pray for them that they will lead. Mahirap nga po ngayon, di alam kung sinong papatakbo minsan ng mga itong bagay, Panginoon. But maintindihan din nila na dapat magtiwala kami sa inyo, Panginoon. Ganun din mga anak sa mga bagay na nangyayari sa amin. Paligid, Lord, then si Brother ERD po, Lord, na siya pong diagnose po lang UTI and stone, Panginoon, we pray kidney stone. Mawala po ito lang makuha sa medication at makasama namin siya araw-araw sa Bible study. About isa rin po sa amin si Daddy, Lord, na iba pa, Lord, na apektado especially ng lockdown, Panginoon, nawa ay makakuha kami ng diskarte rin po, Lord, para may pagkukunan din kami, Panginoon. Maraming salamat sa mga abang preserve nyo pa rin, mga kalusugan namin, Panginoon, na okay naman. We pray, Lord, na mag-end na rin ito, Lord, ma-realize namin. Kayo po may magbigay ng realization sa mas nakakarami, sa mga leaders. Kung kami loloko lang dito, Lord, or hindi naman, we pray na tamang response ay mapasamin, Panginoon, na truly, Lord, yung pagtitiwala sa yung may mas pakinabang kami. Hindi kami matakot sa malit na virus na kung ano man ito, judgment mo, Panginoon. Panginoon, na hiningi po namin yung kapatawaran as a nation. At even sa world, Lord, na maraming mga tao nag-isakim, nagkamali, Panginoon. They want power. They're in power. They want more. Mga bagay na di dapat pakialaman, Panginoon, like creation ni Lord, ay huwag naming paglaruan, paggamitin, Panginoon, dahil kami laging talo, Panginoon. So, we pray, realize sa mga leaders, matao, Lord, para kami po may kalugod-lugod sa inyo, and dito niyo kami parusahan muli, Panginoon. So, we pray tonight, Lord, as we start a new book, Panginoon. May salamat sa blessings na nakuha lang sa Matthew, Gospel of Matthew, paano kayo po ay namuhay sa mundo, tapat sa inyong Ama, at pinireform ang inyong dapat gawin sa aming kaligtasan, especially to prepare the way of the salvation para sa amin, at kayo ay na-prepare na, natinapos siya pa noon lahat ng kailangan naming para maligtas, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong sacrifice. But for this book, Lord, na umpisa namin for this series, nakita lalo namin, Panginoon, ng paano nag-respond ng inyong mga disipulo. At kung paano sila nagkamali din, at kung paano sila naitama ito, kung paano sila kasigasig. May mga time na sila itakot din. But may mga time, Panginoon, na sila sumunod, nagtiwala sa inyo. Kaya po yung pinagpala niyo, Lord, sa inyo, sa kanilang ministry, at nasa gawa nila, Lord, ang kanilang dapat gawin. Ganon din mo. Nawa kami, especially sa crisis na ito, Lord, di namin tingnan na mas mahirap ang aming times. May mga time na ganon. But actually, sakto lang po kayo po nagbibigay ng pagsubok.
Maamang din siya makasalita, Panginoon. Kaya pumulalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po. Makapuno po kayo. So, itong Acts ay medyo mahaba-haba ito, no? Pero, nabasa niyo na ba yung Acts? Hindi pa. Dati. Ganda to eh. Pero iba dito kasi paulit-ulit. Hindi mo na minsan masunda kung saan nagpunta si Paul. Pero, maganda rin itong next natin sa Genesis eh. Ah, nasa ba tayo? Sa quiz. Nasa, ano na ba tayo? Leviticus na tayo, no? Layo pa. Oh, first pa lang eh. 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Hindi natin alam kailan matutuloy yun. Pwede bang online? Pwede bang online yun? Ang hirap na. Nagawa ka na online. Kahoot. Oo nga, no? Tapos may open notes. Ilan ba ang ano nyo? Ilan na... Ang online, tapos may open notes. Hindi, mabilis kasi yun eh. Yun ang sa Kahoot. Pag ano, mabagal ka rin, kahit open notes mo, mauna yung ano. Oo nga, no? Pero wala kayong mga ano eh. Ilan ba cellphone nyo eh? Isa lang? Dalawa. Dalawa? Oo, Diyos o isa. Iluma. Yan, yeah, pag-isipan natin. Kahoot. Para matuloy, no? Kasi parang kulang kayo, no? Nangihina ba kayo? Hindi kayo wala yung quiz. Ay, grabe na. May Bible reading pa rin, oh. Nahabot pa rin Bible reading. Iba yung study. I check Bible reading. Tuloy-tuloy yan. Sige. Itong Book of Acts ay, yan nga. Yan ang nangyari para sa mga bata after nung pa ang Panginoon ay oo nga, di ba? Alala ko dun eh. Tell us when you pay price. Kasi Peter. First time, Peter. Oo nga, no. Alala nyo kasi pag gano'n. Sunday. Ah, sige. Nabigyan na rin yan ng uno. Hinahinayin yung people eh. Pero, ano ba nangyari? Sino ba nang hatak? Eh, magaling talaga yun ano eh. Anyway. Sige, so yun nga. After ng si Jesus, di ba, syempre nabuhay siya, lumaki siya, tapos nag-minister siya, tayo nag-focus, then siya ay pinarusahan, di ba, mga bata? Siya pinatay. Sa cross, namatay, nilibing, nabuhay magmuli. So last week, na-tackle natin yung ending nun. Yung ginagawa nga natin, kaya puro soul winning tayo. Hindi natin inihinto yan eh. Inihinto mo yan, wala na. Magiging great omission na. Hindi na great commission. Actually, mauulit ng konti dito yan. Sige, masaya natin ha. So napansin nyo, the former treaties. Okay, treaties yan. Ano sabi nyo kanina? Pag treaties, parang formal letter. Ang ngayon, ginagamit niya sa mga, ano eh, ginagamit pa rin yung word na yan, kaso masyadong, ano na, sabi nga sa inyo last Sunday, di ba yung word na minister, pag tinignan mo yan sa dictionary, ganun siguro, alam din nila yung ano ng Bible eh, yung ginagawa nilang masyadong formal, hindi ginagamit na, oo. Ano nga pa. Wala na itali yan. Okay, so the former treaties have I made, O Theophilus. Okay, medyo ano siya, di ba? Personal. Sino si Theophilus? Hindi lang sinabi dito, basta siya ay kaibigan ni Luke. Okay? Okay, tapos sabi dyan, of all that Jesus began to do and to teach. Actually, balikan natin yung look. Tingnan nyo ito. Yan, okay. Mapansin nyo, okay, sabi dyan, sa 3, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things, from the very first to write unto thee in order, most excellent Theophilus. So, sikat na sikat si Tatay Pilo. Tatay Pilo yan eh. Theophilus.
Diba? So, yung Luke pala ay, yung Acts, balikan natin. So, parang siyang continuation ng mahabang ano ni Luke. Kasi sabi niya dun, alam na alam ko yan, kaya nagsulat ako ng gospel. Marami ng gospel books. Diba? Tatlo na eh. Tapos yung Luke, alam natin, pinakamahaba. Kompleto yun. Okay? Ang haba ng account, diba, sa ano? Sa birth of Christ, childhood pa. Sa Luke lahat yan makikita eh. Then sa ending, marami din siya. Kaya sabi dito, former treatise, yung tinutukoy niya former, yung dati niyang sulat, okay, hindi lang sulat, talagang parang documentation, no? Yan. Until the day which was he taken up, he was taken up after he, through the Holy Ghost, had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Okay? So, yun nga. Kinontinue lang niya. Dati, yung Gospel of Luke is birth of Jesus Christ hanggang sa kanyang kamatayan, ascension. Ngayon naman, sinasabi niya dito, actually, ni-review niya pa lang. Okay, sabi niya, to whom he showed himself alive. Okay? Natapos natin sa Matthew 28 yan, 27, 28. Okay? After this passion by many infallible truths. So, imagine niyo to, yung sinusulat to ni Luke, parang formal letter nga to para siguro kasi sigat na si Jesus noon eh. Pinag-uusapan siya pero ang hirap nung walang ano kasi tanungan lang, hirap noon. Siguro alam din ng mga apostol 'yon. Kaya tsaka mga disciple na yung even yung Old Testament, okay, di ba, marami nagtapat diyan si Moses, even sa parang ni Adan at Eva eh. Kung hindi nasulat yung mga bagay na 'yon, ano mangyayari? Pwede naman natin pagpasa-pasa kwento, kaso pagpasa-pasa ng kwento, hindi reliable, di ba? Alam niyo yung game natin, di ba? Kaya lagi pinapag-game sa mga fellowship yun, yung papasa mo, pass na message. Kanina, ganito yung sinabi. Pagdating sa dulo, iba na. So, kaya importante yung napipreserve, sinusulat. Tapos kukopyahin ng talagang sakin-sakto. So, naisip siguro ni Luke, eh, magsulat din ako sa sarili kong gospel. Okay? Gospel book. Ngayon, itinuloy niya pa. Maganda kay Luke. So, wala nang gumawa nito. Siya lang. So, siguro, mga disipulo, kasi sikat na rin yung Christianity. In a way, that time, siguro, may gospel book na tayo. Di kailangan pa ba ng Acts. So, siguro, magaling to si Luke eh. Historian yung utak niya. Importante yan. So, sa ating ngayon, ang dami natin nalalaman in the past. Okay, baka gusto nyo maging historian. Gusto nyo ba maging historian? Ang mga historian ngayon, mga journalist na eh. Tsaka mga ano. At actually ngayon nga, hindi na rin tayo, pwede na rin tayo. Sa sobrang dali mag-publish, ayan, pinapublish natin yan. Pag na YouTube, Facebook, pag stop dyan, publish. So gano'n na ngayon. Mga tao, tamad na magbasa. Kaya pag hindi ka rin magaling magsalita. But anyway, okay, naitindihan yung mga bata. Importante yung history. Ano ba nangyari dyan? Gusto mo malaman kung ano nangyari para mas maintindihan mo nung ano. Sino ba yung ano? Bakit ba may ganyan? Tingnan mo yung history. Diba? Bakit ba ang gulo sa North Korea? Kunwari. Isa, curious ako dyan eh. So, binabasa ko, ganun pala. Ba't nag-bag North-South pa? Ba't di na lang buong Korea? Ano ba yan? Ba't nagkakagulo? Okay? So, pag binasa mo yung history nila, ay, maintindihan mo. So ngayon, baka gusto dito, gusto nyo mag-migrate. Saan ba tayo mag-migrate? Basahin nyo yung history ng bansa. Kahit pamayaman niya, ayoko dyan. Depende, di ba? Okay, so sinasabi dito ni Luke, itong mga proofs na totoo, syempre, ang Panginoong Jesus, yung message niya, ito ay punong-puno ng ano yung infallible, hindi nagkakamali o hindi pumapalya. Hindi yan na nagkakamali at hindi mo mapapatunayang hindi totoo. Yan ay mga katotohanan. At sabi dyan, being seen them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Okay, so isinulat lang ulit ni Luke. At later, siya yung susunod dito. Okay, susundan niya si Paul. So ano nangyari? Ito na, mag-umpisa na siya dito. Ano yung mga unang ginawa ng mga disciples? And being assembled together with them, commanded them, sinin them,
Mga disipulo pa lang, yung Panginoon ay aalis pa lang. Mag-ascend pa lang. Sabi diyan, ano yung kinuman nila? Pansinin niyo to ha. They should not depart from Jerusalem but wait for the promise of the Father which saith he, ye have heard of me. So pansin niyo ba sa ating Matthew 28? Diba, minute na niya, actually sa John pala yun. Sa Matthew kasi nung nag-resurrect, sabi oh, sabihan mo yung mga disipulo ko. Na-meet na ako sa Galilee na agad eh. So medyo mabilis yung account ni Matthew. pero ganun din dito, ito yung mga parang parallel niya. So bakit nung talagang aalis na siya, doon siya pa nagkuban, di ba? Ba't na lang hindi marami, 40 days daw siya nga eh. 40 days siyang nanatili dito after resurrection bago siya nag-ascend. So bakit may ganun pa? So bakit nga ba? Pwedeng kalagdagan. Pero napansin nyo kahit ang Panginoon sa Old Testament, di ba? Meron silang mga tinatag na holy convocation. Ba't di na lang tayo muna? Homeschooling na ituro mo yung salita ng Diyos. Minsan importante rin yung sama-sama tayo. Kaya ito sabi ko sa inyo nga, importante sa akin to. At sa inyo rin. Hindi to, bakit tayo hindi na lang mag-online? Eh kung putol-putol yung ano dyan. Di ba? Mas parang ano, hirap kasi nung siguro nung mag-isa ako dito. Pinapanood ko rin minsan yung mga ano eh. Pinapanood ko yung ano, brown up. Pinapanood ko yung iba nagla-livestream, parang ano, hirap kasi wala siyang kausap. Tapos ano, di ako na sana eh, wala kang kausap. Anyway, importante minsan yung nag-meet. Okay? Doon pwede mong gawin yung kadulo nito, ginagawa natin pwedeng, ibang, mas maganda yung nag-meet. At ang Panginoon, may tinakda siyang lugar, may tinakda siyang oras. So, ganun din tayo. Kaya namimiss natin yung church, pero meron lang time eh. Hindi tayo pwedeng tuloy-tuloy, magpasawa, hindi naman pwedeng ganun. Kaya importante sa ating schedule natin. Ganun din ang Panginoon. Ineschedule niya, okay, pinangako niya na may isang time na huwag mo na kayong ano, aalis. Mayroon pa akong gagawin sa inyo. At ano yun? Sabi dyan. Ano sabi dyan? Ito. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized of the Holy Ghost not many days hence. Ano yung hence? From here. From now. Okay? So magandang topic to. Kasi napag-usapan natin sa ating Sunday School, ano ba yung baptism of the Holy Ghost? Ang daming nalilito talaga dito. Kasi nga, nung inaral ko rin ito, parang wala akong makitang ano. Ano ba talaga ito? Kaya iba sinasabi, dito parang nagsimula yung church sa Acts 2. Mga ganun. O ito, dito pa lang sila binaptize. Hindi pa sila nabaptize dati. Eh, ibig sabihin mo, hindi pa sila ligtas. Eh, church na nga sila nun eh. Daming gano'n, kahit actually yung mga proponent ng mga Pentecostal, yung ibang Baptist, nasama na rin. Kaya nagulat ako nun eh. Ay, ganyan ka rin? Saan mo nabasa yan? Ang linaw nun eh. Kahit sa mga lesson natin sa Sunday School eh. Kailan tayo nabaptize? Ikaw, Stephen, kailan ka nabaptize? Anong naalala? Ha? Dito ka na ba? Ah, dito ka na, di ba? Dito 2018. December 2018. Yun ay baptism of water. Okay, yun ay pagpapamember na lang. Okay, tsaka public declaration na ikaw ay susunod sa Panginoon. Pero, kailan ka talaga nabaptize ng Holy Spirit? Tinanggap mo ang Panginoon, di ba? Yung sinare sa'yo yung gospel, naligtas ka. Sino nag-share pala sa'yo? Sino nag-share sa'yo? Ako pala, di ba? Okay. So, pag tayo ay naligtas, yun yung baptism of the Holy Ghost. Eh, kaso lang, ba't ito? Ayan, yun yung parang conflict. Pero, na-explain ko na rin ito dati. Pero, ang baptism of the Holy Ghost sa kaligtasan, iba yun. Iba to. Ito yung empowerment na as a church. Okay? Yun na yun. Yun yun, ha? Hindi ito yung, hindi pa sila, ano, hindi pa nga sa kanila binigay. Ganun yung reasoning ng iba, eh. may tawag sa kanila dyan, mga ano, transitionary church. Kaya pag may nakita sila sa Acts, lagi nang sabihin nila, eh ano ba yung transition pa yan eh. So hindi po,
ang church ay buo na sa Acts 16. Okay, naalala yun? Sorry. Matthew 16. Ano sabi doon? Upon this rock I shall build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Well, hindi pa bibuild eh. Kaso sa Matthew 18, meron ang church. Okay, naalala niyo yun? Sabi doon, if somebody offends you, hindi siya nakinig, magsama ka ng dalawa, tatlo, pag ayaw pa rin, ano mo sa church? Sabi mo sa church. At sa Acts din, sinasabi yung congregation sa wilderness, church din. Uy, paano nangyari yun? So may church na dati pa. Yun lang ay assembly ng mga mananampalataya. Okay? Of course, yung New Testament church ay sa Panginoong Jesus. Ngayon, itong Holy Ghost, baptism of the Holy Ghost, ito yung may kita natin later. Ito ay empowerment for the whole church. Okay? Iba sa kaligtasan to. Ayun na yan, ha? Malinaw yan, ha? When they therefore come together, ito, again, inakwento na lang ni Luke yung past na. Talala alam ni Chopilus. So, isa sa mga tinanong nila, hindi ito na-record sa Matthew. Diba? Pero, dito na-record siya ngayon. Actually, dito lang siya na-record eh. Parang. Sabi dito, nagtanong sila. Kasi, uy, na-resurrect ko na, Lord. Go! Gawin na, let's do this! Ang expectation nila, babawiin nila sa mga romans yung ano. Okay? Restore the kingdom to Israel. But restore? Kasi wala sa kanilang kingdom. Okay? Nakasundan? Pero ano sabi ng Panginoon? Sabi, and he said unto them, it is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. So may lesson na naman tayo dito. So pero nadaanan na rin natin ito sa ibang pagkakataon. Ano yung sabihin dito? Yung iba sabihin, eh ba't siya pa sabihin lahat? Kanina lang may kausap na naman ako. Tanong ng tanong, sinasagot ko naman. Nung ako na nagtatanong, kayo sumagot. Ang hirap. So, may one way. Ah, may something to. So, hindi ko na lang yun. Ano. Mukhang may something eh. Something, may bad element. Okay? So, dito, tinanong siya, pero hindi, sinagot niya ba? Sinagot niya, pero hindi niya sinagot yung time. Kasi, bakit kaya? May mga bata, may mga tanong ba kayo sa tatay niyo na hindi masagot? O hindi sinasagot? O lahat sinasagot? Lahat ba ng tanong mo, Peter? Sinasagot ko? Ikaw pala, tumatanong eh. Sinasagot ko ba lahat? Hindi lahat. Diba? Pero lahat gusto kong sagutin. Kaso, kung alam ko hindi mo maintindihan, di ba? Bakit yung China galing sa Taiwan? Ako, ang habang usapan nun. So, gagawin ko lang. Basta ganyan lang sila. Nag-away sila. Tapos. Okay? Okay, pag may tatanong to kasi, minsan malalim na rin kasi binabasa niya yung Bible. So, i-explain ko lang minsan na maikli, di ba? Bakit ganun? Kasi una, baaring hindi mo alam, hindi mo kaya, sorry, hindi mo kaya ang i-digest pa at the moment. Hindi mo kaya itindihin o wala tayong time. Or, maganda rin minsan na ako gusto kong ganun sa akin or sa ibang tao, i-digest mo muna yung tanong. Di ba? Habang inaano mo yan, habang bakit nga ganun? Naano yan, parang niluluto mo, tapos pag nakuha mo ngayon yung sagot, mas masarap, mas maganda. At di mo makakalimutan. Kasi yung parang alam mo na rin yan, parang alam ko na, pero hindi ko alam eh. Hindi ko maintindihan. Pero pag dumating yun, di ba? So I believe, ganun na ganun ang Panginoon. No, nabanggit natin yung Deuteronomy 29:29. Kaya paborito ko yan kasi nung nabasa ko, ang galing ah. Diba ang sabi? Bakit hindi tayo dapat magpampo sa Diyos na, ay, pati naman sinabi. Kasi sabi doon, the secret things belongs to the Lord. Kaya sabi doon, but those things which be revealed belong to us and our children forever. So mayroong pinagkatiwala sa atin, yung pinagkatiwala sa'yo, pinaalam sa'yo ng Diyos, gamitin mo yun ng maayos. Okay, katulad ng kahit ano pa yung pera, binigyan ko Stephen ng pera. Pinambili lang ng ano, sinunog lang yung pera. Bibigyan mo ba ng pera yon? O kaya pinambili lang ng kung ano? Diba? So, hindi ko na siya pagkakatiwala. Yung knowledge, ganun din. Alam nyo ba yun?
pag yung knowledge, nagkaroon ka ng konting knowledge, yung mga batang Kristiyano, ganun minsan eh. Hindi man sa Facebook, sa kung saan, ban, may konting knowledge lang, may pagdebate na. May konting knowledge lang, alam mo kung sino na. Madalas sa hindi pag ganun, hindi ka bibigyan ng panibago. Hindi yung ma-handle eh. Hindi yung pinag-iayabang. Pinag-iayaman yan. Okay, paano pag-iayaman yan? Kasi, i-ano mo pa, i-digest mo pa. Ang isa sa pinaka-basic siyempre ng message ng Bible, ng Panginoon, is love, siyempre, and mercy, judgment. Eh, wala ka nun. Para ka nabigyan ng, yun nga, malaking pera, hindi mo lang gagawin yung pera. So, unti-unti lang, amen? Amen. Sila dito, ano nangyari sa kanila? Ang dami na sa kanilang binigay eh. Diba nung sila ay nakakausap, ang dami na. Ngayon gusto nilang bigyan ng timeline ng Diyos. Lord, ngayon na. Saka isa pa, hindi naman yun ang perfect will of God. Diba? Ang gusto nyo ba, masakop yun tapos anong gagawin nila? Ganun din ulit malamang mangyari sa kanila. Meron silang sariling ano, yumaman sila, malakas sila. Anong gagawin kaya nila? Sabi nga nila, history repeat itself, di ba? So, hindi na ganun. Ang plano ng Diyos, iba na. Ang magiging nation na ng Diyos, yung mga Kristiyano, hindi na Israel. Pag ikaw yung mga Kristiyano, kailangan ba ng ano, boundary na... hindi na. And much better yun. Much better yun. Maagalaw ka, hindi mo kailangan maghangad sa kung anong lupa. At hindi mo kailangan, ay, sasakupin tayo. Ngayon, ang kinatatakot lang kami, mga pastor, ang kinatatakot kami, masakop kami yung aral. Diba? Kaya, yun naman, paano natin pinoprotektahan yung doktrina, tsaka yung church? May aral din tayo ng aral. So, hindi siya inalis sa atin, I believe, nung Panginoon, yung burden na ng isang nation. Pero actually, mangyayari nga rin to. Ire-restore din ng Panginoon to, pero yun nga, sobrang dami nun eh. Millennium pa. Iakit na siya, explain niya pa ba lahat. So, hindi na. Amen? At I believe, hindi niya pa nga, wala pa sa time. Pero ngayon, alam na natin, kung alam na natin, ha? Kung nag-aaral kayo. Later, dyan tayo. Okay? So, naiintindihan niyo ba, mga bata, anong lesson? Pag hindi pa binibigay sa'yo, huwag ka magmadali. Lalo yun na, kailan ba akong magkaka-cellphone? Kailangan mo ba yan? May pan-load ka ba? Anong gagawin mo dyan? Dati binigyan namin to ng ano eh. Natuwa rin kasi ako. Tinetext ako na napabaho ako. Yung tanong, di ko maintindihan eh. In a way, nakakatuwa. Kaso, anong gagawin ito? Eh kung magkaroon ng maraming friends yan, puro kalokohan yan, kaya nga homeschool kayo eh. Tapos, online naman kayo ano. Ang daming magkakagulo dyan. Pagkausap nyo na mga kapwa nyo batang di alam din kung anong gagawin nyo. So, entindihan mo, Stephen? Hindi ka naman katampo, di ba? Mabait naman to, Stephen. Hindi pa kailangan. Hindi pa, okay? Ganun mga bata. Ganun din tayo mga Kristiyano. Bakit kaya 10 taon na ang Kristiyano, hindi pa ako pinagpala ng Diyos? Di ba? Parang ganito yun eh. Tanong nila eh. Ang expectation nila, gusto ko ito, mangyari ito. Gusto ba ng Diyos yan? Tama ba yung timing? Para sa'yo ba yan? Nakabuti ba sa'yo yan? Eh kung hindi, hindi bibigay sa'yo ng Panginoon yan. Dahil katulad ng mga talinong magulang, alam niya yung bibigay niya sa kailangan mo. Okay? Okay, natindihan yun ha. Nasa kapangyarihan ng Diyos yun. Pero hindi natapos doon ang sagot ng Panginoon, okay? Kasi may tamang tanong sila, pero yung eksaktong expectation nila, hindi tama. So, anong ginawa ng Panginoon? Tinwist niya. Okay? Or kiniling niya sa tamang focus ng mga disipulo nung time na yon. Ito mga bata, anong focus mo? Ay, tayo, gusto kong magkaroon ng ano eh. Gusto kong sasakyan eh. Mag-aral ka muna, di ba? Sabi ko sa kanya. Eh, lagi, di ba? Gusto mo may ng cellphone, mag-aral ka mabuti. Gusto ko ng ano, sarili kong kwarto. Yan, sinihingi niyan. Sariling kwarto ba? Mag-aral ka mabuti. Ba't ganon? Inaasal ko lang ba siya? Ayoko ba ibigay yung... Hindi po. Anong ginagawa ko? Pinofocus ka siya doon sa dapat niyang pag... mag-focus. Pag nag-focus sa pag-aral, may matalino siya. May, alam niya, magkakaroon sana ng maayos na trabaho.
At alam niya na rin yung gagawin niya sa buhay niya at kung anong bibili niya sa sarili niya. Hindi, masaya tayo lahat, di ba? Masaya yung magulang, masaya ka. Tama. So, ganun din to. Ito mga to, Kingdom of Israel lang iniisip. Hindi, mag-focus ka. Anong kailangan mong gawin, mga Kristiyano? Okay? Hindi pa panahon na ma-restore ang kingdom, na paghaharian ng Panginoon. Anong, saan ka mag-focus? Sabi dyan, una, hintayin mo yung power. Bibigay sa'yo yan. Amen? Pag ikaw yung umaten, nag-aaral, nagbabasa ng Bible, seryoso sa'yo, pag nag-preach ng pastor, talagang inaalam mo. Sa isang ganito, yung iba dyan nakikinig lang, pero yung iba, hindi naiintindihan talaga. Iba, iba nakafocus. May konting gumalaw doon. Ay, may gumalaw doon. Hindi nakafocus. Kaya sabi dito, pag dumating sa'yo ang kapangyarihan, ang banal na espiritu, ano daw? Ano yung gagawin mo? Okay? Iba sa ating kaya, hindi alam yung gagawin, wala sila nung yung tool kung paano isang gawain dapat nilang gawin. Yung Panginoon naman, hindi naman siya tool, pero siya yung agent, yung sabihin ko. Okay? Sabi doon, pag ang Panginoon ay pinuspos ka na ng banal na espiritu, ano may yari sa'yo? You shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, okay, yung vicinity nila, and in Judea, medyo malaki na, probinsya na ng Rome, and in Samaria, yung katabi, kataas, and unto the uttermost part of the earth. Sinif niya. Ay, iniisip niyo pala yung ano, ha? Iniisip niyo yung kingdom niyo, hindi yan ang bala ko sa inyo. Ang gusto ko, maging witness kayo. Ano ba yung witness? Ano yung witness? Ha? Nakakita at nagpapatotoo. Yun ang sa Tagalog niya, nagpapatotoo. Ano nakita mo? Ha, nasa ka ng krimen, ng getong oras, ganyan. Ano po nakita mo? Eh, nakita ko po, ganyan, ganyan. So, ang tamang witness, ang faithful witness, kung ano lang yung nakita mo ay nasabihin mo. Kasi yung mga nag-investiga dyan, bahala sila mag-investiga kung di mo naman nakita lahat eh. So, ikaw ay sabihin mo lang ng totoo yung nakita mo, di ba? Pag may sinabi kang di mo naman nakita, sabi mo nakita mo, anong mangyari sa'yo? False witness, ganun. Malilito na yung ano. Pero may charge ka nun, di ba? May parusa yun eh. Sumumpa ka pa nun, may parusa ka din. Amen? So, tayong mga Kristiyano, pag nag-witness tayo, ano? Ganun din. Kung ano yung natanggap mo pa na ng palataya, nabasa mo sa Bible, malinaw, huwag mo nang dagdagan pa. Yung iba, hindi, parang dull eh. Bigyan natin ng ano, yung kaya mga Pentecostal dyan sa sila sikat eh. Magdagdag, magbawas, magsensationalize. Okay? Para siguro mas, huy! Gusto kong makinig doon ah, gusto kong pumunta doon kasi yung mga Facebook friend ko sa US, sinare nila yung mga kababayan din nila, mga loko-loko, mga Pentecostal, nagkaganyan. Wagan dyan po, eh. Tapos may tumatalon pa dun sa ano. Nagaya ko tuloy. Ay, kung totoo ba to? Talaga yun, totoo yun eh, recorded eh. Tsaka hindi lang yun, marami pa yun, may nagsasampalan, may mga ganun. Natutumba, gumagaling daw, kunwari. So, may maraming loko-loko, okay? Sinasabi lang Kristiyano sila, naisira lalo tayo. Kasi, ah, pastor ba kayo? May kilala ko sinalo ng pastor. Ah, lahat ng pastor, loko-loko. So, ewan, no? Pero tayo, yung pagiging witness ngayon natin, kung ano yung tinanggap natin. At tama sa Bible. So, kaya yan ay by the power of the Holy Ghost talaga. Kasi yan ay galing sa Bible at pinasa rin sa'yo kung nabilong ka sa maayos na church. Obviously, pag hindi, naku, napakalabo naman nun. Yung iba, ganun mag-reason out eh. Alam mo na agad. No? Kung hindi ka na bilong sa isang maayos na Baptist church, kasalanan ko ba yun? O ito ngayon, binibigyan yung pagkakataon eh, mukhang hindi ka na worthy. Yung iba, ganun. Feeling mo, pag sinabihan mong mali sila, therefore, ayaw ko na sa'yo. Depensa agad. Isa, tanongin mo yung sarili mo. Alam mo ba yung totoo? Okay? Kung pag gusto mo manatiling mali, lalo yung mga church na gano'n, loko-loko, eh, mas gusto mo nang umalis nun, di ba? Pakinggan mo na yung may alam pala totoo. Anyway, doon tayo sa witness, okay? Witness. Kailangan sabihin na magpatotoo ka. Ito yung nakita mo.
Ngayon, kahit mga Baptist ngayon, parang nag-iisip yun. Parang pag minsan kasi nanonood sila ng ganyan eh. Kaya na yung mga name it, claim it, may mga gumaganyang Baptist eh. Oo. Pag sinabihan mo, parang galit. Okay, hindi excited sa katotohanan, excited sa ano, basta sensationalize. Pero yan, napansin nyo, sa umpisa, ano ka lang, ngayon, sa soul winning, ganyan din yan eh. Sa soul winning, hindi mo kailangan masyadong ano, gusto mo, ikaw na ganyan mag-preach, sa libo-libong tao, hindi nga nangyayari yun eh. Ako, hindi ako comfortable dun eh. Kasi gano, pag may chance, yung maganda doon, may team kayo, yun ang ginagawa ng mga kaibigan natin eh. May team sila. Mag-preach sila marami, tapos after nun, isa-isa hindi nila. Kasi yun lang ang paraan talaga, parang maligtas yan, hindi na pwede patanggapin sa libo. Okay. So, pag maayos ka na sa Jerusalem mo, sa Judea mo, makikita mo yung ministry mo, lumalawak na. Gagawin ka ng boldness kasi nakita mo na nag-work yan eh. So, wag mong ano yun. Pero sabi, unto the uttermost part of the earth. Di naman ibig sabihin, ikaw yung gagawa nun eh. Ikaw magkaroon ka ng anak, ni-raise mo ng maayos, siya yung naging missionary sa ano, di okay. Kung di man ikaw, wala kang anak, for example, sinuport mo yung church, meron tayo sinin dito, di praise the Lord pa rin. Ganun po tayo. Naintindihan nyo ba yun? Yung vision itong mga disipulo, hindi ganun kalawak eh. Short term lang. Siguro gusto nilang ano, yun nga, yung mga Romans, nakakasal na sila eh. Nakakasal naman talaga yun, di ba? Pero yun, meron sila kayong bansa, sinakop kayo, tapos bigla lang ituturuan ng, yun, mga Greek na nga sila eh. Yung language sila. So, pinakialaman sila. Pero, minsan, pride din natin yun. Minsan, pag talaga pinarusahan sila ng Diyos, hindi tanggapin nila. Okay? Ayan, nasa focus. Excited ba kayong gawin yun? Maging witness. Sa Jerusalem, sa Judea, sa San Mateo. Ano sa laki San Mateo? Luzon. And then, Rizal, sorry. Rizal, and then Calabarzon, and then Luzon, and then Pilipinas. Hindi ka nga soul winning, ha? Pilipinas pa. Okay, so unti-unti lang, men. Amen. Sa panahon natin, ako, nagkakaroon ako ng ano, parang feeling ko itong corona, itong timing eh. Kasi talagang nagkakaroon ng revival eh, sa mga Baptist Church. Yes. Hindi alam nung iba yon, pero nagiging kalabang pa nga natin ibang Baptist eh. Pero sa dami niyan, sabi nga sa inyo, ilang taon lang siguro, 3 taon, kung ganyan yung tuloy-tuloy. Ang dami may evangelist, dami maliligtas. Kaya nagkukumahog na rin siguro itong mga Antichrist. Para, ano, kasi mas maraming Kristiyano, mas mahihirapan sila. Ganun yun. Men, so sana yan ang ano natin, wala na pong tatalo dyan. Itong sinabi niya dito, equivalent niya sa Matthew 28:18-19, 8-20. Sabi doon, all power is given unto me in heaven and earth, go ye therefore and teach all nations, nasa niyan dyan. Ganun din, witnesses unto me, baptizing them into the in the name of the Father, the Son, of the Holy Ghost. Sabi doon, teaching them to observe all the things I've commanded you, and lo, I am with you always. Sabi doon, ang tuloy. Sinabi rin doon, ano, di ba? End of the world. Uttermost part of the earth. Sinabi bang ganun? Yan. End of the world. So, yun ay time. All nations. Okay, sabi doon, all nations. Teach all nations. So, ganun din. Ganyan. So, again, introduction sa Acts, yun nangyari lang. Okay? Ngayon, ito yung wala sa Matthew, pero nasa John. Sabi niya, when he had spoken these things while they beheld, he was taken up in a cloud, receive him out of their sight. Okay? Ganda niyo ba yung mga bata? Umangat siya. Ano nangyari? Lumipad. No? Ang tawag dyan, ascension. Okay, resurrection, nabuhay lang siya. Pero ascension, makita ng mga disipulo niya.
habang nagbibilin siya. Okay? Parang miracle yan, di ba? Talagang ano na yun, yun na yung culmination ng kanyang glory. Dati, nabuhay lang, eh, okay, andito ka pa rin. Ah, hindi pa tapos. Nung nag-ascend na siya, amen? Ako, pag nakita niyo ako, umakat ako dito. Ano yun? Nakatakot yun. Maumpog pa rin ako, di ba? Siya kasi, nasa bundok sila eh. So, taken up in a cloud, receive him out of their sight. Okay? So, wala iba na agawa niyan. Si Muhammad, wala, patay. Si Buddha, ginawa nga lang siyang Diyos. Tumaba pa siya ng gusto. Okay? And sabi nito, and while they look steadfastly, oo nga naman talaga titingnan mo, ano nangyayari? Eh kaso, hanggang nawala na siya. Sabi dito, two men stood by them in white apparel. So ano kaya yun? Angel. Ng angels, di ba? Which also said, ye men of Galilee, why stand ye gazing up to heaven? The same Jesus was taken up from you into heaven, so shall so come in like manner as ye have seen him into the heaven. So sa Tagalog, kung paano siya umangat, ganun siya bababa. Kung malalad niya sa Revelation, ganun din sa Matthew 24. Pagbalik niya na, ito yung ascension niya, pag akit niya sa langit, babalik siya muli at pagbalik niya, iba na. No? Again, tayo ay mga rapture and then rat naman yung mararanasan ng mga natira dito. Unbelievers. Yan, iba daw may believers pero still yun ang second coming. At sabi dito, kung paano siya ito, mga doon na siya mababa. Okay? So, bakit ipuntaan ito? Yan. Kasi yung mga pre-trib believers, okay? Kilala, may kausap na naman kami. Alam mo, ang galing. Eh, lahat naman ng ano, pare-pareho lang sila ng source na wala naman sa Bible. Ano sabi? Secret. Ha? Secret. Darating siya, secret. Ma-rapture daw yung iba. Yung mga Kristiyano daw. Pero si Jesus, hindi makikita ng tao. Kasi secret eh. Kasi caught up lang naman. Sa Revelation 19 pa daw siya bababa. Ano nangyari yun? Kalokohan yun. Kaya ito, pinapasinungalingan na naman. Kasi ang linaw dito eh. Kung paano siya umakyat, ganun siya bababa. Okay? Hindi sa... Kasi sa Revelation 19, nakasakay na siya sa kabayo eh. Diba? May pagkakaiba ba yung ano? May kabayo tsaka walang kabayo? Malaki, di ba? Okay. So, magandang ano to eh. Kung paano siya umangat, ganun siya mababa. Pag bumaba na siya, rapture na, makikita siya ng lahat. Hindi secret. Okay? Hindi yung mga same din kasi ilarapture na. Ha? Ilarapture na, ipag nilarapture, may kita pa rin. May kita natin siya, may kita rin siya ng lahat. Okay? Sabi niyo po, halos sabay yung ano. Oo, halos sabay. Tapos, sabay talaga. Kasi dating siya, kunin niya tayo. Kasi di. Wala nang nabanggit na nung umakyat siya, nakita rin nung ibang tao. Ay, dito, hindi ibang tao. Hindi ibang tao. Ang sinasabi lang naman yung way ng manner yun. Saan po? Ulitin natin. So shall so come in like manner. So yung manner ng pag-alis, yung pag-alis at pagbalik. Wala po. Wala. Disciple na. Okay. Diba po? Okay, then return they unto Jerusalem from the mount called Olivet, which is from Jerusalem a Sabbath day's journey. So, return na. So, glorious, di ba? Kasi, so, imagine ko lang ano kaya ano doon. Siyempre, masaya sila. Pero, oh, ito na naman tayo. Parang pag Sunday daw, di ba? Nakinig mo yung salita na Diyos. Oh, amen. Praise the Lord. Pag uwi mo, ano yung agawin mo?
Yan. So, dapat bit-bit mo yun. Bit-bit mo yun. So, kaya mahalaga yung pagpunta mo dito. Excited ka pag uwi mo. Hindi iba yung iniisip mo na. Ano yung lalaroin ko? Ano yung kakainin ko? Okay? May oras naman sa lahat ng bagay. Okay, so binanggit pa yung ano, kasi malayo pinanggalingan nila. Anyway, pansinin nyo, actually taga saan ba sila? Karamihan sa kanila, hindi lahat. Pero karamihan sa Galilee. Pero bumalik sila sa Jerusalem. Bakit? Hindi ko yun alam eh. Pero siguro, naging yun na nga nag-stay siya na sila doon. Ang dami na ligtas doon eh, di ba? At later sa chapter 2, lalo mas marami. Libo na. But anyway, marami na pong believers, pero kung mapansin nyo dito, hindi na natili lahat. Okay, sabi dito, and when they were coming, okay, ano ulit yung pangako ng Diyos sa kanila? Bago sila maging witness. Okay, hintayin nyo yung pinangako kong empowerment. Okay, tingnan natin ulit. Ayan, no? Ito. But ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days. So, hindi pa doon, di ba? So, ano kayo? Stay put lang kayo. So, dito na nga sila. So, obviously, sila ay nag-pray. Okay? So, binanggit lahat ng disipulo dito. I mean, ng apostol. 11 yan. Okay? So, nag-pray sila. Hindi lang silang 11. Obviously, lahat ng disipulo. Sabi dito, nag-preach si Peter. Stood up in the midst of the disciples and said, the number of names together were about 120. So, yun na lang inatira. 120 sa time na to. Na nakikipagpulong pa sa kanila. So, obviously, iba dyan ay takot na, iba ayaw na, nakuha lang minsan sa hilig, sa pagpapakain ng Panginoon. Ah, galing ng Panginoon. Kung siya yung pinako, nang ba tayo nilibing, wala na. Ano lesson dito? Sa atin, minsan ganun, di ba? Minsan, no, puno rin tayo dito dati. Sa amin, sa Mother Church, ganun eh. Tutuwa ka na, lalo pag ikaw yung basto. Uy, dami natin. Next week, may mga wala, may marating. May... iba, di na, no? Pero after lockdown, I hope, kita natin sila. May materialization, di ba? Kung darating pa yun. Anyway, makikita natin dito, 120 na lang, ang dami yung pinagaling, di ba? Ilan yung 3.5 years yung nag-minister, ang dami yung napagaling. Hindi mo lang nakaalala. Nakakita ko ngayon, dahil sa Panginoon. Di ba? Mga Kristiyano, ganun din. Naligtas ako dahil sa Panginoon, sa lingkod ng Diyos. Di ba? Nabigyan ako encouragement dahil sa salita ng Diyos. Okay, andito ako ngayon, wala akong problema, hindi na ako punta ng church. Hindi na akong fellowship, sino ba yan? Kasi yung mga gusto ko fellowship, ito mga ka-ano ko. Nakalimutan yung church. Kaya ngayon, hindi lahat sila ay na-empower. O sino ngayon yung ma-empower? Kaya punta tayo sa preaching ni Peter. Actually, hindi pa ito preaching pala. Sorry, ito yung nakulang kasi sila, di ba? 11 sila, 12 sila, naghudas si Judas. Anong gagawin natin? Okay, so itong may controversial din ito kasi yung sinasabi ng iba. Ba't sila mag-ano? Mamaya, sige, punta natin yun. Nasabi ni Peter ay may nabasa siya sa tinignan ko ito sa Psalms. Sabi nito, okay, so si Judas nga, ano dapat? For he was numbered with us and obtained part of this ministry. Totoo naman, di ba? 12 kayong pinili, tapos yung sa Judas, anong uneven? 11? So, parang may nawalang, may nabakante. Okay? At sinabi pa dyan, now this man purchased a field with the reward of iniquity. Okay? Yung kanyang pinagkakalo ng Panginoon, yung na nalala niya, tinapon niya yung aso, hindi naman tinanggap eh. So, pero yung pera na yung pinambili ng lupa. Okay? Actually, itong iba, ginagawa itong contradiction daw. Hindi naman.
Natakil natin ito dati, di ba? Sabi kasi dito, sinong bumili nung parang sinasabi dito? Si Judas. Eh, nagpakamatay na nga siya eh. So, actually, yung pag nireconcile mo yan, binili ito ng mga mga Sadducees, mga Pharisees. Kung saan siya nagpakamatay, yun yung binili. Okay? So, yun nga, nagpakamatay siya. Sabi dito, kaya sinasabi ng iba dito, oh, tingnan mo, nalaglag siya eh. Paano ba talaga siya nalaglag siya? Pareho lang yun. Hindi natin alam, baka ano namatay na siya, saka nalaglag ba siya? Hindi contradiction yun. Again, yung tinabi yan sa Gospels, nag-harmonize yan. Okay? Basta isa lang yun, namatay siya, yun na yun, nagpakamatay siya. At yung kanyang, yung field, ay, yung sabi dito, and it was known all, and to all the dwellers of Jerusalem so much as that field is called in the proper tongue Akeldama or Aseldama, that is to say the field of blood. So, ibig sabihin itong talagang controversy. Kilala niyo ba yung nag-Hudas? Di ba pinatay yung ano? Sino nag-Hudas doon? Si Hudas. Ano nangyari doon? Ah, nagpakamatay. O saan siya, ano? Saan siya nilibing? Ayun. Ibig sabihin, alam. Alam ng tao yung kung siya talaga. So, sinasabi lang, ba't binabalik sa Acts 1? Kasi nga, yung ramdam ng mga disipulo na kailangan nilang gawin na sila palitan. Okay? Kasi parang ano eh, kumbaga may samahan tayo. Ay, yung kasama nyo, ganyan eh. So, hindi parang proper na, ano, na hindi man lang mapalitan yun. Dapat palitan. Okay, so another lesson pwede dito is, sa mga Kristiyano nga, pwede rin, ano nangyari sa mga Kristiyano minsan? May mga nag-fall sa atin, di ba? Sa atin na, sa yung mga kapastoran, palibasa minsan, may isang oras na pala ako, yung mga kapastoran, sige, tapusin na natin dito. May Hudas lang muna tayo. So sabi dyan, alam nyo ang ginagawa ng ibang pastor, palibasa kasi parang ang turing na nila sa atin, no, mga Baptist ha, so, lalo yung mga pare especially. Eh, nakatingin sila doon, eh, mga Baptist, ganyan. Feeling na, denomination. So, pag may kasiraan yung isa, ginagawa, ay, nakahiya naman, huwag na natin, ano, i-restore yung pastor, hindi naman masama sana i-restore, kaso, nagpapastor pa rin, yun naman. Ano mangyayari doon? May pambihira. Makakasira yun, okay? So kaya I believe, ang ginagawa nito, nire-restore nila yung honor ng samahan. Especially ng apostol. Okay, wala eh. Nag-fall na siya eh. Pwede mangyari yun sa atin ngayon. Ngayari yun. Pero parang sinasabi dito is, nagkagano siya, he fell. Hindi naman tayo Calvinist. So namili siya, pinili niya yun. Di, wala na siya. Hindi na dapat natin kilalanin na sino ba ang 12 apostles? At si Judas. Andali. Judas yan. Tinuturing yung apo, di ba? Parang gano'n ang, ano ko to, but, kasi nga, yung karamihan na iniwala si pastor dito, gano'n sabi niya, si Paul na dapat yun. At parang tama naman, kasi nga, yun talagang pinili ng Panginoon. Ito, nag-draw lots lang sila. So, na-fulfill pa rin yung 12 apostles. Tapos may sinabi kasi sa Peter ba yun? Saka sa Revelation. Ibig sabihin si Paul, pag-friend siya. Parang lumalabas ganun kasi ang pumili talaga sa kanya, ang Panginoon. Okay? At hindi si Matthias. But anyway, tatapusin mo natin to. So, lesson lang is, reality na minsan nag-fall ang mga, hindi nga Kristiyano si Judas eh. Ibig sabihin lang, sa office nila, nagkulang. So, pwede natin yan at meron din sinabi sa dyan na yung iba sa atin, kunwari, kaya bigla nang ano, naligtas, nakasama natin ng isang taon, tapos bandang huli, naging Mormon or something. Hindi talaga natin kapatid yun. Normal yun sa church. Hindi natin tatago yan katulad ng iba na, basta dito lang siya, ay, naging bakla yung anak mo, dito lang yan. Dito lang yan. Wala silang ano eh. Hindi, parang sa kanila, unthinkable yung reality sa Bible siguro, ewan ko. Sa atin hindi dapat ganun. Okay, mga bata?
Pag nag-fall kayo, kasalanan nyo yun. Ngayon, kung ligtas talaga kayo, eh, bumalik kayo. Pag na-disiplina kayo, bumalik kayo. Patunayan nyo yung sarili nyo yung ligtas kayo, mahal nyo yung church. Hindi yung hinusgaan ka ng Diyos. Eh, anong pakilam mo sa church? Ang dami sa amin ganun. Hindi mo alam kung ano, ligtas eh. Yung mga sinasabi din, yung mga mananasan natin yan, pero nung dati, ganun, sa mother church, tatanong din ako eh. Tatanong, wala namang ginawa masama si pastor. Itingnan ko sa Bible. Ano sino mga kapiyan ko dito? May iba doon, medyo close ko rin. Yung mga ganun, mga close ako nun. Kaya nakita ko rin, sila yung mali kasi hindi sila ano eh. Yung iba, kinokontak ako. Pero wala rin ano. Pag nagsabi, eh, ganyan kasi pastor eh. Siyempre, nagawin ko. Bakit ganyan? Pag-uusapan namin. Wala masabing ano. Ah, okay. Alam ko na. Kayo may problema, umalis kayo dito, hindi kayo makabalik, kayo may problema. At God will judge you. Pag ikaw ay pinagmalakihan mo yung gawain ng Diyos. Okay? Seryoso yan, ha? Natanong natin sa Matthew 18. Again, di ba? So, sige, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa napakagandang Panginoon. Sa aming simula, aralin namin, Panginoon, yung mga lingkod para maging pattern din po namin kung ano yung mali nila. Iwasan namin yung tamang ginawa nila, Panginoon, pagkatapat, pagtitiwala sa inyo. Doon din po kami mag-focus sa panahon ngayon, Panginoon, na may mga konting pagbabawal dito. Sa panahon nila, sila'y pinapatay, sila'y tinapresik, kinukulong. Lord, we pray na as we study this, sila po inspiration namin, kayo, but yung mga lingkod nyo rin, dahil sila'y nagpatuloy, makita namin ang judgment nyo towards them, protection. The time na sila pinagtiwala sa inyo, but napahamak din, but in the end, ang pangako nyo po ito to, deliver nyo kami dito, protection kami. Kung hindi naman, great as our reward in heaven, Panginoon. So we pray na manatili kami sa pagtiwala sa inyo, Panginoon. Naligtas po kami, Lord, but ngayon, panahon na yun upang maging witnesses. Hindi lang sa preaching, hindi kami lahat mag-preach sa pulpit, but kami po yung soul winner, especially, Lord, aming testimony. Tiwala kami gawin ang inyong kalooban despite mga pagbabawal minsan, discouragement, Lord, sa ibang tao, pang-asal minsan, at yung iba dyan talagang hadlangan kami. So we pray na samahan nyo ulit kami as your promise also. Kayo pong malalati sa aming gagawin, sa aming pag-aaral nito, may inspire kami, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.